sa isang mainit na tanghaling tapat, mga kabayan. Diyos ko po, ulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, mag-ingat po tayong lahat, huwag kalimutan. Lumabas ng bahay na magdala ng payo, magbaon ng tubig, pamunas lahat-lahat at umiwas, lalong-lalo na yung ating mga seniors, no, na lumalabas ng bahay na walang bit-bit na payong. Naku po, magdala tayo ng payong, tubig, no, doon sa may sakit na high blood, mga kabayan, mag-ingat po tayong lahat dahil napakadelikado, napakainit na panahon, mga kabayan. Kaya sa tanghaling ito, dahil mainit din po yung ating biyaya na pinagkaloob sa atin kasama ang ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po nakikiisa, yung pag-share, pagla-likes, panunood without skipping ads, lahat po tayo ay nakatulong sa misyong ito. Kaya sa tanghaling ito, tara, samahan niyo po kami. So ito na po, mga kabayan. Hello, good afternoon. Ito yung inyong bahay. Oh, bakit? Nakadalawang hakbang pa lang ako sa pintuan nyo. Bakit naluha na kayo, nagiging emotional kayo, nanay? Nakikita ko lang sa cellphone. Ngayon, nandito na kayo. Sa tulong ni Sharon. Kaya po ako naluha. Hindi kayo makapaniwala na... Nandito na po kayo ngayon. Nandito kami sa harapan nyo. Opo. Pangalan nyo po? Bernadette po. Si Nanay Bernadette. Kumusta ang buhay-buhay natin, Nanay Bernadette? Opo lang po. Kaso sa ngayon po kasi nagkasakit po ako. May sakit kayo? Opo. Ano pong sakit nyo? Nagagamot po ako ng 6 months. Bakit po? Ano pong sakit nyo? Karoon po ako ng TB. Tapos may dalawa po akong anak na pinapaaral. Nahihirapan po akong maghatid sundo. Okay. Okay, sabi po ni doktor, ano po, na-dispose daw po ako. Na? Na-dispose, may sakit. Na-expose sa may sakit na opo. PTB. Opo. Pero nagagamot na kayo. Opo, ilang nakailang buwan na po kayo? Ano na po? Magpo-4 months na po. Ah, matagal-tagal na. So, continuous lang. Opo. No? Kasi magiging active naman yan pag napabayaan mo at opo. Na palyahan mo ng inom. Everyday ang inom nun, no? At madali lang naman gamutin yan. Opo. Parang lagnat lang yan. Madali lang gamutin. Opo. Basta sumunod lang sa bawal. Sumunod lang sa gamot araw-araw pag inom. Opo. Kumusta? Saan si mister? Ay, patay na po. Matagal na. Po, 4 taon na po. Ilan po ang anak nyo? Iyan po, 2. Maliliit pa? Opo. Bakit ilang taon po kayo? 46 po. Yung asawa ko, 60 na. Late po kayo nag-asawa. Opo. Kaya maliliit pa ang mga anak nyo. O ano po yung hanap buhay nyo? Wala kasi nag-aaral yung mga bata. Wala po akong hanap buhay ngayon. Kasi may sakit kayo, siyempre. Bawal magbuhat ng mabigat. Yung kapitbahay ko, nagbibigay ng ulam, bigas. Wow. Pag kaya po ng katawan ko, may magpapalinis. Nagpapalinis po ako. Naglilinis. Wala kayong trabaho ngayon, may dalawa kayong anak na nag-aaral, umaasa, or kahit papaano, may mga kapitbahay na nagbibigay sa inyo para may makain kay mag-iina, ganun. Tapos, pag yung kaya ng katawan nyo, nag-i-extra-extra, or kung anong pwedeng trabaho dyan, para kahit papaano merong pera. Siyempre, yung mga bata, nag-aaral, may mga project sa school, pamasahe, pagkain, lahat-lahat meron. Opo. So, maitanong ko uli, saan, sabi nyo, nahawa kayo. Opo. Nahawa kayo, bakit? Saan ba? Saan kayo nagtrabaho noon? Bakit nahawa kayo? Sino po ba meskit yung mister nyo? Wala po, parang doon lang po sa kabilbahan namin kasi nagtitinda po ako dati sa Maynila. Sa Maynila pa? Opo. O tapos? Ngayon, nung nawala na po yung tindahan ko, hindi na po magandang ano ko sa kapatid ko kasi wala na po akong wala buhay. Tapos pinaalis po kami. Kaya dito po ako nangingin ng tulong sa kaibigan ko sa Pangasinan. Eh, hindi naman pwedeng umasa po ako sa kanila. Kaya po, nakitira na lang po ako dito. Nakitira lang kayo dito? Hindi nyo sariling bahay? Hindi. Kaninong itong bahay? Diyan po kayo nanay Salin. Wow! Ang bait pa rin ng mga kaanak o kapitbahay, mga kilala.
na walan ka ng mister. Tapos, may sakit pa kayo ngayon, wala kang ibang inaasahan, pero nandyan sila, no, sa nipwersa yung mga kaibigan, pamilya, kapitbahay, na para lang talaga makasurvive kayo sa araw-araw. Opo. 6 months po ang gamutan nyo. Opo. So, 2 months na lang, opo, ay graduate na kayo. At syempre, yung trabaho, alalay lang, kasi pag nasubrahan, baka mamaya, ay mabalikan na naman kayo sa sakit niyo. Ito ang problema mula ngayon is siyempre yung pagkain, sabi niyo nga, opo, nakakahiya pag-iasa, 'di ba? Nakakahiya pag-iasa, opo, sa kapitbahay kahit na nagbibigay. Iba pa rin talaga pag meron kang trabaho, opo, at meron kang sariling kita o meron kang sariling pera, 'di ba po? Gusto ko nga po sana magtinda, eh kaso nga po paano po kasi may sakit ako. Pero kaya ko naman po. Kaso lang problema po nan at saka yung napapagod na po ko sa kanila magsundo-sundo ng mainit. Lala, lalo na ngayon, di ba? At saka, pwede yun, gagawa ka ng yung pagkakitaan mo na hindi masyadong mapapagod ka, no? Yung madali lang gawin. Nung meron pa ho kami, wala pong nasasabi yung nakakasama namin sa bahay. Ngayon wala na po. Marami na, minsan pinakatulad sa Manila. Wala na kami pira, pinalis na kami. Dati po nung buhay pa po yung asawa ko, meron po kami kahit pa paano, may baka, may dindahan. Nung simula pong namatay, ginamit ko po yung pira naman sa pagtitinda. Umasenso po yun, kaso may mga talagang sadyang tao na kailangan. Ayaw nilang paangating ka. Kasi po noon dati po, nagtindahan po ako, 1,250 lang po punan ko. Napalaki ko po yun ng mini grocery. Wow, 1,200. Napalaki nyo at nagiging mini groceries. Opo. O tapos? Tapos po noon, yung mini groceries po na yun, wala ko kami sariling bahay, nakikitira lang po kami sa kumari ko. Yung po kumari ko may-ari po ng True Story. Tapos? Tapos, ano nangyari po? Siguro, siyempre may mga kapilbahay po na inggitera. Sol-sol, parang ganon. Opo, pinalis po kami. Gusto po nga po niya, alas 12 ng gabi, aalis kami. Para bang, kumbaga, kung kailan guminhawa kayo, opo, na naging okay na, and then parang mayroong ayaw kayong paangatin. Parang gusto kong ibalik sa dati yung buhay, opo, na kung ano kayo. Mabuti na lang po, nakaipon ako ng 8,000 noon. Yun po ang ginamit ko pang upa at saka pang ano po, pang puhunan uli. Oh. May time pa na wala kong inuusan ng tubig na mainit. Yung anak nyo? Sinabuyan ang bayaw ko. Saan dito? Ito po siya. O buti walang ano? Buti po yung mainit na tubig, hindi na siya nakasalang, nakaano na, nakasigaw na. Iyak po, nag-iyak yung anak ko. Pero na nabalatan. Oo po, nabalatan. Pero okay naman po na kasi binigyan po na siya ng kapitbahay namin yung lotion para sa peklat. Sinabuyan ng mainit na tubig ng bayaw mo. Bakit naman nagawa niya yun sa bata? Lasing po kasi. Lumalabas po talaga yung pagkalasing yung lasing siya. Or merong alitan na and then... Wala naman po kasi simulat sa po naman po. May trabaho sila mag-asawa. Ako lagi po naiiwan sa bahay. Ako nagluluto, nagliliinis, naglalaba, nag-alaga ng mga parang anak nila. Parang kumbaga nakikisama kayo. So, araw pong maliliit pa yung mga anak niya. Tapos ewan ko ba bakit ngayon ginagawa. Oh, okay, sige. Nanay Bernadette, nandito kami na magiging kaagapay mo sa munting paraan yung aming pagmamahal, no? Sa abot ng aming makakaya. Kaya meron kaming surprise sa inyo, Ate. Okay, masaya ako, ma'am. Mga kabayan, isa sa napunta na naman natin, nag-message sa atin, nire-refer sa atin kung bakit yung iba na-reach out natin kahit gaano kalayo. No, si Ate Bernadette, wala nang asawa, may dalawang anak, no, and then nagkasakit pa si Ate Bernadette, kaya kailangan talaga niya ng kaagapay dito sa araw-araw para sa pamilya niya. At buti na lang, nandito yung mga kapitbahay, no, mga kaibigan na nakasuporta, nagpatira sa bahay, no,
at nagbibigay ng pagkain, pang-ulam, panggastos sa mga bata. Pero ako'y natutuwa, mga kabayan, dahil si Ate Bernadette, kahit may sakit na, no, kahit gaano kaya po yung buhay, pero maraming pananim na nakikita ko sa harapan ng bahay niya. Katulad nito, wala siyang sariling lupa, mga kabayan. Ang ginagawa niya, itman, katulad nitong ginawa ni Ate Bernadette. So dito mo makikita kung gaano kasipag at gumagawa ng paraan yung tao na walang lupa. O ayan, ang daming sili, hitik sa bunga, ang tataba, no? Ayan, mga talong sili, dalawang klaseng sili, maliliit na sili, malalaking sili, may mga sitaw, may mga ampalaya, talong, lahat nandito. Pichay, o di ba? Sitaw, ukra, malunggay, ano pa ba? Kamatis. Kamatis, papaya. Nagpapasalamat kay Madam na natulungan ako at saka kay Sharon na siya pong nag-invite kay Madam at marami-marami po salamat sa kanilang ibinigay sa amin mag-iina. Sana po hindi po sila magsawa at sana po marami pa po sila matulungan at di lang po ako doon po sa may mga sakit, hindi po kayo magtanim po. Kahit ano po, para makatulog sa inyong sarili. Saka sa mga tumutulog, maraming maraming salamat. Dahil matubay kayo. Yun lang po. Mamsa, maraming maraming salamat. Okay, Ate Bernadette, sabi niyo kanina, yung 1,000 200 na ginagawa nyo, panimulang negosyo, napalaki nyo at kumikita kayo ng 3,000. Okay, sige, ito, bigyan kita, 2,000 ito, no, at bahala na kayo. Sabi nyo, mag-barbecue kayo, bahala na kayo magpalago niyan at magiging alalay sa'yo dahil hindi kayo makapagtrabaho, may mga bata na inaasikaso. So, gumawa kayo ng ibang sigwe para kahit papaano ay meron kayong income na hindi na hindi lang mag-aantay sa kapitbahay kung mayroong maibigay o wala. Okay. At least meron kayo sariling income. Okay, sige. Salamat po. Walang ano saan. Pagaling kayo kasi kailangan kayo ng mga anak mo. Laban sa buhay. Alam ko palaban kayo kaya walang imposible. Magiging motivation mo lang sa araw-araw yung mga anak mo dahil maliliit pa at kailangan ka pa ate Bernadette, ha? Okay. Salamat po, ma'am. You're welcome. Thank you po. Maraming maraming po. Salamat sa inyong lahat. Thank you.